good evening po mga mamamayang. Andito po ako ngayong gabing ito dahil may ipapakita po akong recipe sa inyo na pinatisan na manok. At ito na po ang ating mga sangkap. Unang-una, bawang, sibuyas, siling labuyo, manok, patis, sesame oil, tsaka barbecue marinade sauce. Mga mamamayang, gagamit din po pala ako ng coconut juice dito sa ating pinatisan na manok. Unang-una po nating gawin ay imamarinid po muna natin itong ating chicken. Ngayon po ay atin na pong uumpisahan itong imarinid itong ating manok. Ngayon po ay uumpisahan ko na pong imarinid ito. Unang-una ay ilalagay po muna natin itong ating bawang dito sa ating manok. Yan. At pagkatapos po ay isusunod naman po natin itong ating siling labuyo. Ayan. Tapos, hahaluin po natin para po mapunta yung ating bawang at saka yung sili doon sa ibaba. Para malagyan po sila lahat ng bawang at saka sili. Ngayon naman po mga mamamayang ay maglalagay po tayo ng 1/3 cup ng patis dito sa ating chicken. Ayan po. Hindi na po tayo maglalagay ng asin kasi maalat na yung ating patis. So, yan po ang gagawin kong pang marinade ng ating chicken. Tsaka po pala, maglalagay din po tayo ng sesame oil dito sa ating manok. Mga 1 teaspoon lang po. Kasi kaunti lang po yung ating manok. Depende po kasi yan kung gaano karami. Kung marami yung lulutuin nyo, so pwede nyong lagyan ng 1 tablespoon ng sesame oil. Pero kung kaunti lang po ang lulutuin nyo ay 1 teaspoon lang po. Ngayon po, hahaluin na natin to. Tsaka munti ko na palang nakalimutan na gagamit po pala tayo ng cooking oil dito sa ating chicken mamaya. Ngayon po ay imamarinade po natin to ng mga 1 oras doon sa refrigerator. So, ayan na po. Pwede na po itong imarinade. 1 oras lang po. Tatakpan po muna natin to ng aluminum foil. Ayan. Tapos maghintay lang po tayo ng 1 oras. Ngayon po, pagkalipas ng 1 oras ay kinuha ko na po itong ating manok sa loob ng refrigerator. Kasi pwede na pong lutuin to. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng cooking oil dito sa ating kawali. Paiinitin po muna natin yung ating mantika. Ngayon po na mainit na ang ating mantika ay pwede na nating prituhin tong manok. Ngayon po ay nilagay ko na po lahat ng manok para iprito at hihintayin ko na lang po na mag-golden brown to. Tapos tatanggalin po natin. Ngayon po na medyo nag-brown na po siya, nag-golden brown na po, ay ibabaliktad lang po natin to or i-coating para pantay po yung kulay ng ating chicken. So, kailangan po natin i-coating to.
Ngayon po na medyo nag-brown na ang ating manok ay tatanggalin na po natin to sa ating kawali. Isa-isa lang po natin tanggalin tong mga to. Ayan na po ang ating chicken. Pagkatapos ko pong tanggalin sa ating kawali. Ngayon po ay hinugasan ko na po ang ating kawali. Tapos, kinuha ko yung ating mantika kanina. At binawasan ko po siya. Yan, konti na lang po yan. Ngayon po ay paiinitin natin ang ating mantika. Ngayon po na mainit na ang ating mantika ay ilalagay na po natin yung ating sibuya. Tapos hahaluin lang natin yung ating sibuya. Ngayon naman po ay pwede na nating ibalik yung ating manok na tinanggal kanina sa ating pagkakaprito. Ngayon po ay nilakasan ko po yung ating stove. Tapos ipiprito lang natin to. Tapos yung ginamit natin kanina sa ating pagmamarinate ay ilalagay po natin dito sa ating manok. Yan. Tapos hahaluin lang natin. Ayan na, ang bango-bango na po niya. Lakasan po natin ng konti yung ating stove para mas mabilis po siyang maluto. Ngayon po ay ilalagay na po natin yung ating coconut juice dito sa ating manok. Yan. At hintayin lang po natin na tumuyo ito. Pakukuluin po muna natin hanggang sa tumuyo yung coconut juice. Ngayon po ay tatakpan po muna natin to para mag-dry yung ating sabaw. Yan. At ngayon pong medyo tumuyo na po siya ng konti ay pwede na po nating lagyan ng barbecue sauce itong ating manok. Para po pampakulay. At saka masarap po yung lasa ng ating barbecue sauce. Pwede rin po asukal ang ilalagay nyo, brown sugar, kung wala po kayong barbecue marinade sauce. Haluin na lang natin ng hahaluin to hanggang sa mag-dry po siya. Medyo maanghang po siya. Pero kung ayaw nyo po ng maanghang, huwag nyo na lang pong damihan yung paglagay ng sili. Or huwag nyo na lang pong lagyan ng sili. Ayan po mga mamamayan. Medyo malapit na po itong maluto. Itong ating manok. Konting-konti na lang po. At papatayin na natin ang ating apoy. Napakasarap po nitong ipari sa rice. Yan. Sana ay subukan nyo rin itong lutuin sa bahay nyo.
kasi masarap po siya. Ngayon po ay pwede na ito at pwede na nating patayin yung ating stove. Hahanguin lang natin to. Ito na po mga mamamayang ang ating pinatisan na manok. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito. Napakasarap po. Sana ay mag-like at mag-subscribe po kayo. At maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong panunood at pagsuporta sa aking channel. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!